Binibining Pilipinas Universe 2012, Miss Janine Tugonon for winning first runner-up. Congratulations, Janine. You made so many Pinoy super duper proud today. That's right. Paniniwala ko talaga, tayo ang nanalo doon. Hometown decision yun eh. Mas pero kahit anong mangyari, Kuya Kim, alam mo, blessing pa rin nangyari sa Pilipinas. Blessing dahil kay Janine. Correct. Di na masama. Ang sabi nila, mga huwag po tayo magpupunta ng parlor, huwag daw tayo magpapamanicure, kasi maiinit daw ang ulo ng ganito mga baby ngayon. Kaya huwag muna. Pero, Vice, bakit si Vice ganyan? Ayan, galit. Galit yan. Ganito mga bakla. First runner up lang. Luto yan, nanalo. May mangkok sa ulo. Pero hindi, guys. Kakabago talaga na. Alam mo, kahapon, sobrang na-proud tayo kay boxing champ Nonito, the Filipino Flash Donaire. Oh. And today, once again, isang Pinay na naman ang muling nagbigay sa atin ng karangalan. Once again, congratulations, Miss Janine Tugonon, first runner-up Miss Universe 2012! Yes! Isang malakas na sigawan dyan para sa lahing Noy P! Yes! Yes! Lahat tayo magsindalo! Yes! Party, party! And lahat ng mga baking may init ang ulo, talo! Lahat ng mga babae gusto maging Miss Universe, talo! Universe eh. Bakit? Para makalimutan ko ang sakit na tiyan ko. May naka-uwi na nga dito sa kakatalon mo eh. Pero hindi. Kahit first runner-up si Janine, huwag tayong maging bitter. Di ba? Hindi na masama ang first runner-up. Congratulations sa Philippines. Ama. Congratulations din sa USA. Paangat. Kanina may sinabi kang maganda eh. Paangat tayo ng paangat. Paangat! Si Venus, fourth runner-up. Ay, third. Third. Fourth. Fourth pala. Si Venus. Si Venus fourth. Si Shamsi third runner-up. Si Janine first runner-up. Next year, abangan nyo ako. Lahat sila dumaan sa Showtime, ha? Oo, lahat dumaan sa Showtime. Oo. At saka sinabi ko na kay Janine yan. I love you too. Noong nag-guest si Janine sa GGV, sinabi ko, alam mo girl, malaki ang chance mo kasi ang fierce mo. Ang fierce ni Janine. Tignan mo na nalang siya. Fierce runner-up. Hindi, first yun. First. Hindi fierce. Diba? Basta Janine, ikaw ang Miss Universe sa puso namin mga kapamilya mong Pinoy. At tandaan nyo, hindi sukatan ng tunay na kagandahan ang panlabas sa kanyuhan. Totoo yan. O nakakayahan natin yung magsalita ng Ingles. Sabi nga ni Janine, language isn't only the important thing as long as you can influence and inspire other people. As long as you have a strong mind, spirit, you can be Miss Universe. Oh. Ako sa tingin ko, panalo na siya sa sagot na yun. Honestly. Panalo. Panalo. At sinabi niya yun na walang with super conviction, ha? Hindi siya nagsustutter. Correct. Kung ikaw, Anne, kung ang akong tatanong, ano anong isasagot mo dun sa tanong na tinanong kay Janine? Yung, do you think the Miss Universe should be able to speak in English? Yung parang ganon. Language. It doesn't matter. Whatever your color, whatever your race, whatever your language is, just as you can interpret what you want and people understand who you are, you can be a Miss Universe. Yes! Miss Universe! Ikaw tinanong. Pag tinanong, Miss Universe. Importante ba? Importante. Nandito ka na. This makes everything. Ladies and gentlemen, Vice Ganda, the question is, anong kakainin mo? Damo? O tarak. You know, it doesn't really matter if you eat pork or grass, for as long as you have a heart which is always willing to give, a heart which is always willing to love, because English is not the universal language, it is love.